Happy New Year! Happy New Year, boy! Hello! I'm so happy. Thank you. Ako'y masaya-masaya. Congratulations. Thank you. Kung hindi niyo na po napapanood ang Miracle in Cell number 7, you've to watch the movie. It is still showing. Yes, it is. Okay? Nabubulol tuloy ako. Yes. Oh nga, nakaka-excite kasi I'm so excited for you. Thank you. I'm just so excited. I'm just so happy for you and I'm just so excited for you. Gawin nga natin yung 1 2 3 para malaman nila. Agad. Ngayon. Gusto ko 'yon. 1 2 3. Dito, ganito ha, dito. 1 2 3. Dapat girl. Ako si Yesha. Ako si Yesha. Okay. Ako si Yesha. Si Tatay, Joselito. Okay. 1 2 3. Ganun dapat. Oh, ganun 'yo. Isa pa. I wanna do it again. Para naman magawa ko. Okay. Alam niyo ho, just to be able to do this thing with Aga Mula, I mean, it's something. I start my 2020 with this, anything can happen. Okay. One, two, three. Ah! I love that scene. Bye, Asha! I love that scene. At saka gusto ko rin yung inulit nito ni Bella. Yeah, nang dulo. Lovely. Yeah. I love that scene. Thank you. Bakit ba napakasakit pag naaalala ko ang eksenang 'yon? As an audience, can you help me? Nasasaktan ako. I think it's Joselito's innocence kasi, you know, and para maparatang ka ng ganun and to go through that yung injustice na nangyari sa kanya. Makes it really painful. Because I saw it again, I watched it. Hindi ako nakakanood ng scene ko kasi talaga eh. So this time, I had to watch it. First time? Yeah, because of all the comments kasi. No, nakakanood ako pag premiere night. No, but yung to go to a theater and watch a movie, yes. This is the first time, yes. You did it. Wow. Kasi nga because of all the comments I've been getting and ganyan na lahat sila, iyak nang iyak. So I watched it. So not being too technical, just watch as a viewer. Correct. How magulgul talaga ako? Asakit. Masakit. What was the most painful scene? Because yung ang masakit dun is yung mawawala na siya. And then yung araw na yung sentence niya, no, yung araw na 'yon. Tapos parang ang arte niya is parang wala lang. Parang he didn't understand, he didn't know. He did not, but he knew. He knew, right? He knew, but he was still because of his yung kakulangan niya, parang nawawala siya until that time, that last second nung pagtalikod niya. That's when he realized when he heard his daughter shouting, Tay, doon siya bumigay talaga. So, lahat yung buong pelikula, hawak-hawak na yun, yung sakit na yun. When you were doing that scene, Aga, ito yung pagkaintindi mo. You were there. And my question is, by the time you were doing that particular scene, Aga Mulak was invisible. Yeah. I was watching Joselito. Paano mo ginagawa yun? Hindi ko alam eh. Oh, no? I was the whole filming, I had to stop everything, you know. Kasi hindi ako marunong mag-prepare. Hindi ako marunong mag... I'm not the type, Tito Boy. So, meaning pag may pelikula ako, ang handa ko is you just read the script and you know already. What is written on the script is what you do. So, what yung feeling mo nung binasa mo na yun, yun na yun. So, all you have to do is do it. Now, ito naman movie na to because of my character na may kakulangan ako and ganyan. I didn't know how to prepare. So, ang ginawa ko lang is to block off everything sa akin. My social life, sports, hobbies, family, lahat. Everything. So, bahay lang ako and script, bahay and script, bahay and script. And then, pagdating ko sa set, we were just filming. Ang sinabi ko na kay Direk, parang, Direk, I will experiment. I will just do things. Na feeling ko, this is my interpretation of my character. Now correct me. Like if sabi ko nga, if we're gonna do 5 takes, 10 takes, then I'm okay, really. So the first day, it was kind of parang mahirap talaga. Actually, the whole film parang mali lahat ng ginawa ko because I was not normal. So feeling ko after every take, parang meron akong parang pangit ng ginawa ko, parang mali.
But that is also a mark of a great actor. Parang mali. You guys always say that. I mean, not just you, pero may, you know, I have spoken to some of the greatest actors and they would say, I should have done it, you know, another way. This way, yes, 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 yes. So, ganun. And then sinabi na sa akin ni Direk, even my wife, B, if you feel that way, that means you're doing right. Because if you feel normal, then mali ang ginagawa mo. Because you're not normal in the movie. Now makes sense. Yeah. Pero ang what's interesting dito po sa pelikulang ito, you do not prepare for a role, you read a script. But this is also a style of some great actors. You know, I do what is on the page. I don't create stories, I don't bring my stories home. No. You know, I'm not saying that Stanislavski is bad, pero or the method is bad. Kanya-kanya lamang estilo. Yes. Pero here's the thing. Napapaligiran ka ng mga artista na may mga proseso karamihan. Yes. Not all. Yes. You know, but you're talking with some of the best actors. Ito ho yung pelikula na yung unsung acting ay wala ka talagang itatapon. Yes. You're talking about, wow. All of them. Joel Torre. John Arcilla, Mon Confiado. Jorgit Lorenzo, Solomon Cruz. JC Santos, Tirso Cruz, Bella Padilla. Ako, I must say, everybody is so good. But congratulations, JC Santos. I think he did a very good job. He did a very, very good job. Yesha, di ba? Yes, all of them. And of course, our friend Bella Padilla. Bella, all of them, really. I just wanted to say this. Sana mas mahaba yung dulo. Pero palagay ko si Direk tama kasi kumita. Yun lang talaga. And it was easier, it became easier for me because nung naikwento ko na sa ito eh, kasi nung first, nung story conference pa lang, I spoke to all my co-stars and I said, mga kapatid, sabi ko, kailangan tulungan niyo ako. Sabi ko, nahinervous ako. Hindi ko alam talaga kung anong gagawin ko. Sinabi ko talaga, hindi ko alam. Tapos, coming from them, ikaw pa. So parang feeling ko, alam nila, akala nila, kayang-kaya ko yung gagawin ko. Aga. So parang umarte na lang ako, kunyari, marunong ako. You are the finest actor of your generation. Oh, Andre. Di ba? Hindi niya kaya yan. You're shy about it, you know. But I think you are, at the least, you are one of the best actors of all time. Of all time. Kaya pag bumitaw ka sa isang role, naroon eh. Oo. No, the only reason I said, sana mas mahaba yung paliwanag ni Bella bilang abogado kasi doon naghanap ako ng paliwanag. Yes. Gusto ko sana malaman yung storya. Gusto ko sana malaman yung storya bilang manunood na sino ba si tatay? May asawa? Sino bang nanay mo? Yes. Sino ba ang... I thought it was a right platform for the narrative. To explain more. And yeah. Hindi naman masyado. Kasi umiyak na ako ng umiyak eh. Kasi sinabi niya lang doon na nakakaiyak din na at that point in time sa movie, yung part na yun na sinabi niya, wala na po akong nakilalang... Kasing parang bait or kasing buting tao. Oo. I wanted to find out. I wanted to find out what happened. Why is he such masakit. Why is he such a good man? You know, at saka proud ako naging abogada ang anak. Ang nagpaaral ba noon sila... Sila na si John Arcilla. Galing. But ang buhay ko kasi at that time ang my only motivation sa pelikula is ito lang. Wala akong issue sa buhay, basta anak ko lang. When I'm with my daughter, then I'm okay. Nilabot ako. So wala na akong ibang kaya nga kahit nung kinulong ako, nung ginto ako, hinihila ako, ginaganyan ako, ang nasa utak ko lang si Yesha. Tama. Yung anak ko. So, yun lang. Kahit sabihin, papatayin kita, gaganyan. Kaya nung sinabing papatayin ko, gagawin ko sa anak mo yung ginawa mo sa anak ko. That's why I had to admit and to right. Say yes. So, nakita ko yun. Nakita namin yun. And that confusion and yeah. Right. Congratulations. Sarap. Thank you. Congratulations. Maraming salamat, Tita Boy, talaga sa... Actually, kaya gusto kong pumunta dito. Oh, go ahead. And to really thank everyone whom like the movie touched. You know, yung mga buhay nila, madami ako naririnig. Lahat ng nanood, sinasabi nila na maraming salamat sa pelikulang ito. And sila na mismo yung nag-promote ng pelikula. Sila na. It's not, sinasabi nga, that's word of mouth. So I think this is more than word of mouth. Talagang they were there and they were really parang, lahat sinasabi nila ng tao na, don't miss this movie. And they were all thanking us, me, the cast, right. For coming out with this movie. They wanted to share... the experience. Yes. Yun ang sinasabi ko noon na pag nagawa ko ng pelikula ko na
Di ba parati ko sinasabi na sana marandaman ninyo or ma-experience ninyo kung ano yung na-experience ko sa paggawa ng pelikula? Nangyari. Nangyari dito. So talaga masayang masaya ako. More than the box office na ganyan. Well, of course, it becomes box office because people watched. But more than that, it's parang sa akin yung salamat at pinanood ninyo. No, I also talk about the economics. Dahil pag kumikita ang pelikula, ang ibig sabihin, makakagawa pa ng mas maraming pelikula. Yeah. But honestly, from the bottom of your heart, did you expect na ganito kalaki ang kita, na magna number one, ang miracle? No, I did not say that it was... Inside me? Yes. Meron akong feeling na magna number one. Wow! Meron akong feeling because yung ginawa namin pelikula is really... rock solid siya. Parang it's kaya lang it was I had to manage my expectations, right. No? So I was very careful with that. Sa akin lang yung sinasabi ko, let's do our part, or I'll do my part, I'll work well, and then I'll promote the film and then I'll let people judge. But you had that gut feel. I had that gut feel already na pag ito lumabas to, pag nakita nila to. Galing. So I was thinking we're gonna be number 4 sa first day, number 5, you know. Parang nilalagay ko na ron para no, because you were managing your expectations. Right. So nung nag first day at we were number 2, then it was like, wow, sabi ko parang, man, what more can I ask for? So you know, people, kasi ngayon iba na eh ang reaction ng netizens, you know, people started to call you the box office king, and then awards night came, and then people were saying para sa amin ang nanalong best actor ay, and this is not to diminish the win of the victory of Alan Dizon. It was really, really generous of you and kind of you, not kind but very, very generous of you to have said congratulations. Kailangan naman talaga kasi, pero siyempre iba-ibang reaksyon, may mga tagahangan ang para sa amin ang panalo ang best actor ay si Aga Mulak. I'd like to get your reaction. Anong yung reaksyon sa ganitong klase ng reaksyon? Box office king. I mean, kaibigang Ricky Lo. I mean, wrote about it. And then, you know, box office king, best actor. How did you react to people's comments? Sagutan sa pagbabalik po ng TWPA. We're back on the show with the one and the only Aga Mulak. So when people say, you are the new box office king, ano ang yung reaksyon? hindi naman... Paano ko ba sasabihin to the boy? Kasi I've been awarded several times already that box office king. I've had my share of that thing also, right, in the past, you know. And it's just that matagal na ako di gumagawa ng pelikula. Like I just did Seven Sundays, First Love. Nung bumalik ako in 2017, you know. So siguro because of the festival lang kasi. Festival lang kasi. But no naman, hindi naka kumbaga pinanood lang ng tao yung pelikula namin. Kami lang ang pumesa na maganda, pero sabi ko nga, it doesn't change anything. I love the wisdom of what you're saying. Sinasabi mo, it takes a while for you guys to understand na hindi bago ang konsepto ng box office king Kiaga. Pag sinasabi, halimbawa, box office king Kiaga, dahil nag-number one, it happened, and he's grateful. Ako talaga spokesperson, and he is grateful. Pero hindi ito isang bagay na dadalhin niya sa kanyang ulo. Because, you know, it's a festival. There's number one, number two, number three, and you're grateful. That's simply what you're trying to say. I am, yun lang. That's parati nga, I was so active in my Instagram, you know, the past month. Okay. My goodness, I was like really bombarding. Hindi, pero na-expose ka rin on how... promoting and marketing a movie is like today. Diba? Iba na. Iba. But at the end of the day, really, it's what you offer. Tama. I agree. Kung ano yung pinakita mo sa kanila. Kasi no, kahit mag-promote ka hanggang Timbuktu at ano mo yung tao. Right. Pag pinanood nila at hindi nila nagustuhan, wala na. So I really prayed that sabi ko, sana lang tumama sa puso nila. At tumama. Mama. Let's go to the question of ito'y itanong mo sa TWBA from Jenlyn Rojas via Facebook. Para sa akin si Sir Aga, ang Metro Manila Film Festival Best Actor. Ano ba ang naramdaman niya na hindi siya ang nanalo? Lahat gusto mag-expect ng ganoon, lahat gusto ng ganyan, ano? Ang tawag dyan, gabi ng parangal. Isang parangal. So, sinong may ayaw nun, ano? Pero sa akin, sa tinagal-tagal ko na rin sa industriya to, I've had my share of yung mga ganyan na
even when I was younger, I would really expect, I want to win in this awards night, in this award giving body, I want to win. Biglang talo ka. So I've learned not to expect. Right. So I've learned not to expect. And kat, pati yung mga tropeo, I've learned not to take that seriously, really. Para sa akin, ang tropeo ko, hindi to showbiz, ha? Ang tropeo para sa akin, pag ang pelikula ko pinanood nila. I understand that. Yun na para sa akin. Yung ganon, pang-ego lang yan. Yung para sa akin, gusto ko siya, masarap sa gabing yon pag nanalo ka, pero pag hindi ka nanalo, it doesn't change you. You look forward to the next movie. Oh, you have 13 best actor trophies, Aga. 13 I mean, ba? 13? 13. Or baka kulang pa nga, but sa bilang ko is about 13. Okay. And it's not easy to get 13 best actor trophies. It can be more, eh. No. It can be more. But congratulations. Thank you. Pero alam ko yung sinasabi mo na, you know, it's a bonus, you know. But also, yeah, hindi mo dinidiminish yung halaga ng tropeo. Mahalaga yun. Kaya ko sino man ang manalo, masaya ako para sa kanya. Like for Alan, he won best actor. I'm like, wow, I know that feeling. Alam ko yung feeling ng nananalo. Masarap. Congratulations, really. Tama. Congratulations, walang masama. Walang masama. May mananalo, may matatalo. It doesn't change anything. Nandun din sa panlasa ng mga judges. Oo, sila rin. Ganon. Parang kung merong 10 taong nagpili, wala tayong magagawa ron. Kasi yun ang panlasa nila. Yeah, yun ang ano nila, di ba? Okay lang yun. Okay lang talaga yun. At ito'y, I just wanna say this, because I saw Mindanao, Jedi is brilliant, and Alan Dizon is brilliant also in the film. Mm-hmm. Ibang genre, magkaiba naman yung pelikula. Yeah. Napanood ko, you know, many years ago, I saw, how many years ago was this, Mark Gra, nung Girl Boy Bakla Tomboy? Okay, Vice. Yes. Really thought Vice was going to win. I really thought he was going to win. I thought it was one of his best performances. Yeah. To this very day, may ganyan eh. May mga performances na para sa akin, pasok. Yeah. Para sa judges, hindi. But to me, it was one of the best performances of Vice as an actor. Kaya nga lahat ng gumaganap sa pelikula ay marunong. Oo. Kumbaga may tempo lang lahat yan. Tama. So it doesn't mean na manalo ko ngayon, ikaw na yung pinakamagaling. Or pag natalo ko ngayon, hindi ka magaling. Hindi. Doon lang sa pagkakataong yon, meron mas magaling o may nakita silang mas gusto nila. Ganun lang. Cool yun. Ang ganda rin ng ensemble. Iba-iba nga. Iba-ibang panlasa. Iba-iba. So okay. Sa amin, pagkatapos nga, okay lang yan. Parang... The point is congratulations. Thank you talaga. Thank you. Pasalamat ka na sa lahat. Extended ang run. Yes. Please invite everybody to watch the movie. So yung mga di pa nakapanood, just don't miss this movie. Kasi... Pinag-uusapan sila, masaya kami na pinanood yung lahat. So yung mga hindi pa nakakapanood. At promoting this, hindi to para sa kita, para lang to sa... Para makita nyo yung... Okay na rin yung kita? Oo, may kasama yun. Pero sinasabi ko nga, sulit yung ibabayan nyo. Kasi yun ang sinasabi ng lahat. Sinama ko buong pamilya ko, eksakto lang ang pera namin. Maraming salamat at pinanood namin to. Sulit ang pamasahe namin, sulit ang binayad namin. Kaya maraming salamat. Kaya yung mga hindi pa nakakapanood, don't miss this movie. Sayang. Okay. Maraming salamat. This is under Viva Films. And congratulations po sa Metro Manila Film Festival. Yes. Suportahan natin ang pelikulang Pilipino. But talking about the holiday season, I was told that the best gift you received was, actually, you posted this, was a message from your daughter, Atasha. Nami-miss ko yung mga bata. You know, I used to see them every weekend. Nagulat ako dyan. I would like to read Atasha's message. I quote, "I just wanted to say that I'm so proud of you and I'm so proud to be your daughter. All the hard work and effort you put into the movie talking about Miracle clearly paid off. Congrats. The long wait is finally over and time to celebrate. Because you deserve it." Sabi ka, ano nga eh, for how many months, parang nawala ako sa kanila eh. Wala ako doon. You know, parang araw-araw nandun ako sa buhay nila. Biglang, eto, nawala ako. And then when I invited her to the premiere, and when she saw it, and she just texted me that. And I'm like, whew! No. Diba? Parang, okay na ako. Bumigay naman ako dito sa message na ito because this is your daughter understanding and validating your work as an actor. Iba yun eh. When she spoke about the hard work,
paying off, diba? And the fact that she's 18. Yeah. So she understands it now more. Yeah. For her to text that right now, at this point, may laman talaga yan sa akin. Giving sobra. Value sobra. To your work, sobra. To who you are, both as an actor and as a father. What do you want to tell Natasha? Oh, I just want to, you know, ano masasabihin ko sa anak ko? Thank you. Thank you, Tash and Andres. You guys, and you guys are my life. You know that. Kahit wala lahat to, yeah. Okay lang sa akin talaga lahat. Pero maraming salamat na rin na napagbibigyan pa ako magtrabaho at gumawa ng mga pelikula para naman sa inyo rin lahat to at sa pamilya ko rin. So, ang utang na loob ko para sa mga taong sumusuporta sa akin through the years, lahat ng mga hindi humusga sa akin, yung mga taong hindi umapak sa akin, kahit sa mga taong umapak sa akin, okay din lang. Wala namang problema yon. So I'm still here. I'm a father, I'm a friend, I'm a brother. You know, I'm human. So maraming salamat sa inyo lahat, sa mga anak ko. And I'm just here. Who are you first? You're a friend, you're a father, you're a brother, you're a husband. Who are you first? I'm a husband first. I'm a husband first. I know you are. I'm a husband, then because of that, I'm a father. That's true. Yeah. Kung kayo ni Yesha, si Joselito, ang inyong special thing ay yung sayaw, yung 1, 2, 3. What is your special thing with Andres and Natasha? Mas makulit si Natasha. Si Natasha kasi siya yung pupunta sa kwarto parate all the time, almost every day. And she sleeps there. She's like, minsan nga ipopost ko yung mga pictures niya eh. Pinapadala na ko parate niya ng mga pictures niya. Almost every day. No joke. Almost every day, we have this. She fills it up of all the mga ganun mukha niya. She does that all the time. And sinabi ko sa kanya, you know, Natasha, someday, I'm gonna post this, really. And she's gonna be very happy about it. I mean, magagalit siya. Magagalit. Oo, kasi mukha niya talaga, pinakapangat niya mukha talaga. Yung mga shot niya, gumagano siya talaga. Sabi ko, minsan ilalabas ko talaga. Andres. Sabi ko. And Andres is just that. Andres is the quiet guy, but, you know, he comes to your room, and like you're blessed. Yeah. He comes in the room and go, yo, Dad. I like it's that. Like, oh, wow. He comes into the room and you're blessed. And you're blessed. That's the one. That's the story. So ngayon ang tanong, what's next? Mababago ba ang direksyon ni Agamulak bilang isang aktor? No, bilang isang aktor. Exactly. Are you going to do more movies? Are you going to go daring? Are you going to... It's still the same. It's so exciting, you know? Yeah. You know, people are speculating that, you know... You know, I did 4 films. Kung mapapansin nyo lang, when I did 7 Sundays, The Story of Brothers, iba na yon. Right. Tapos, gumawa ako ng First Love, kami ni Bea, Love Story, ganyan. And then I did Nook, na dark naman siya. And then this one. So, ngayon pa lang, kung papansin nyo yun, iba-iba na yun. And there's so much freedom in your choices. Now? Now. Yes. Galing. Now, yes. Meaning, even my age, I've accepted the fact that I am my age, and it's good. And it's good. It's very good. It's very good. It is. It is more than that. It's like, I'm 50. Pag sinasabi lang, parang dati pag sinasabing, gwapo mo pa rin, ano? Ano ibig sabihin ng gawin mo ko rin? Parang tanda-tanda mo na. Hindi ko pa mag-gets yun. Tapos pag sinasabi, walang kupas talaga. Parang ganun katagal na ba? And then you realize, oo nga naman. That's now true. I know that. So talagang, yeah, tagal na nga. Can I tell you something? But it takes a journey to get there. Oh, it takes a journey. Yes. Diba? Kaya nga. To understand that. Yes. Totoo. Tsaka pagtatanggap nun. Meaning, yung confidence ko rin na parang, and it's good. You know what? I've aged, and it's good. And you're happy. I am happy. That makes a lot of difference, diba? I am. And because you're happy, and because we're happy, yeah. And we're saying congratulations, let's play the fortune dice, okay? You know who gave us the inspiration? Dali Ann Carvajal, who sent Dalian? Me this. Yes, who sent me this as a gift. Hi, Dals. Love you and Love ko yan. Yeah, Happy New Year. Okay, so itatapon natin ito.
At may mga katanungan kami at alam ko may mga katanungan ka rin. Itatapon ko na ito dito. Okay. Sino una? Ikaw muna? Ako? Ikaw muna! Sino ang madalas mga labit? Si Cha o si Aga? Tingnan nga natin. Dapat ba? Meron ba? Hindi, meron. Meron dito eh. Ah, yes. Oh, yes. Dapat. Sabay. 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 Dapat sabay. Pareho kami. Ay, sorry. Oo, pareho kami. Hindi ako nangangalabit. Dapat is answerable. Hindi ka nangangalabit. Anong ginagawa mo? Diretso. Touch lang. Touch. Oh, ikaw, tanong. Ano? May tanong ka? Tatanong ako? Uh-oh. Para sa'yo? Hindi, para... Para sa'yo. Ah, para sa akin? Oo, okay. Magtatanong ako? Oo. Tignan mo na. Tignan natin. Okay. Okay. Sasabihin ko? Oo, una, sabihin mo. Sasabihin ko? Oo, para exciting. Okay. Talaga bang totoo na magiging sobrang sexy ako itong taon na to? Okay yun. Ha? Ayusin mo yan! Uy, Seth! Alam mo, sinungaling ka! Sinungaling! Okay. Never! Ano ito ang sagot ko? Oh. Never! Okay, next. Ako naman. Masakit siya na? Oo. is Aga worth at least 5 billion pesos? Oh my goodness! Ito ha? Tanong yun. Never, never, never! Ito ha? Yes. Ito ang gusto kong sagot sa pagpapapayat. Sayaman dapat. Maybe lang, maybe. Okay, next question. Oh, my goodness. Hindi, ako ang follow-up. Sige, sige, okay. Kasi sinasabi nila, kuripot si Aga. Kuripot pa rin ba si Aga mula ngayong 2020? Oh, yan. Oh. Never! Kasi naman, sinasabi ko nga, never naman talaga akong kuripot. Hindi ka naman talaga kuripot eh. Yung joke lang nila yun na pinanindigan ko na lang. Para okay na rin yun. Para kasi ka para lang may mapag-usapan. Oh. Yeah. Okay, ikaw. Ang tatanong ko? Okay. Oh, ikaw ang magtapon ah. Okay, oh, pinapat... Okay. Hindi naman ako magtanong nito. Pinapatanong, may nagtatanong daw kung matutuloy pa raw yung Aga Leia na pelikula. Maraming nagtatanong yan. Oo. Oh. Oh, okay. Matutuloy ba Aga Leia movie? Yes! Hindi ako yan ha. Wala akong sinasabi ha. Okay. Taon-taon na ba ang gagawa ng pelikula sa Metro Manila Film Festival si Aga Mulak? Tingnan natin. Oh! Parang gusto ko to ha. Natutuwa ako dito ha. Okay. Ikaw pa, isa pa, isa pa. Buisit yung pagpapapayat ko, never. Sinungal. Sige, isa pa. Challenge mo ako ha, never ka dyan ha. Isa pa. Isa pa, isa pang tanong. Ay, ka na magtanong. Magbabalik television ba ang aking kaibigang Charlene Mulak? Sige nga. Magbabalik television. Miss na miss namin yan dito. Okay, go. Eh, sana nga eh. Oo nga eh. Okay. Oh! I think it's between yes or maybe. Yes and maybe. It's somehow true, ha? Di ba? Tingnan niyo, kalahati yung yes. Or maybe. Nananawagan, sinasabi ko lang sa lahat sa inyo na hindi ko pinagbabawalan ang asawa ko. There's that impression kasi. May feeling kasi sila na pinapatigil ko siya. Hindi. Hindi ko siya pinapatigil. Talagang kusa lang na yun ang nangyari. She became busy also with the family. And right. She was just having fun. You know. But we miss her. Nami-miss siya rin kayong lahat. Mm, nami-miss talaga namin lahat. I mean, that's how, that tells you of what kind of... I want her to work too also. Yeah, and she's just a nice girl. Mas mayaman kasi sa akin yun. Correct. Mas mayaman sa akin yun. Kung naman umagree ako. Mas mayaman sa akin yun. Maraming salamat. Thank you. Once again, ang sarap. Once again, invite everybody. Ah, basta, thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you sa support po sa Miracle. It's number 7. My goodness, hindi nyo lang alam ang kaligayahan. Hindi lang sa akin, sa pamilya ko, sa buong cast na Miracle Cell number 7. Thank you. Mula sa ikaibuturan ng aking puso, maraming salamat pa sa inyo lahat. And we're still showing. Please find time. Ito talaga, wag nang please. Hindi, more than please.
please, please, please lang. Yeah. Tanawarin nyo talaga, sayang. Ganda. Ako naman po mga kapamilya, bilang kaibigan at bilang tagahanga ng Pelikulang Pilipino, panoorin nyo po ang lahat ng entries na extended yes. ang run at panoorin nyo po ang Miracle in Cell number 7. Eh, isa pa. Ito lang, sasamantalin ko lang to. Kay Vice, Coco, Vic Soto, kila Carmina, Judy Ann, Allen, sa Kulyon, sa Sunod, lahat sila. Maraming maraming salamat. Right About Love. Sa Right About Love. Maraming maraming salamat. Napakalaking bagay na mapabilang ako sa hanay ninyong lahat, na makasama ko kayo sa gatong festival na to, no? Whether who's number one, two, three, it doesn't matter really. Parang sa akin lang, para makasama ko kayo sa float, hindi nyo lang alam yung high ko no, na wow, kasama ko yung mga stars of this generation and ganyan, parang feels good. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you for the experience and thank you. That's why he's great. Thank you. Thank you. Maraming maraming salamat. Voice of La Camela de Baracay, thank you. MA, thank you. Dr. Steve Mark Gunn, Chef Red Vine of Astoria Plaza, Susan Copugo, Joanne de las Peñas of Manila Bankers Life, Move On Clothing, Maritheros, Drs. Manny and Pai Kalayan, maraming salamat. My book still in the National Bookstore. Sa lahat po ng branches ng National Bookstore, Nanay's Gay Boy, get a copy. Maraming maraming salamat. Live and love in abundance and always make your nanay proud. Be kind. Abundance. Good night.